Isang pinagpalang araw po sa bawat isa muli. Mapagpalang buhay sa ating lahat. Tunay po na nagpapatuloy pa rin tayo sa ating community quarantine. Ang bawat isa ay inaasahan pa rin ng ating pong gobyerno na sumunod sa mga health protocol. At siyempre tayo naman bilang mga tagasunod ng Panginoon ay talagang dapat tayo po ay masunurin, hindi lamang para sa pagsunod sa ating gobyerno, kundi para sa atin, para sa ating pamilya, at para po sa ating sambayanan, sa ikabubuti po ng lahat. Kumusta po tayo, mga kaibigan, mga ka-group chats? Samahan niyo po umuli ako sa isa na namang maiksi lamang pagtalakay sa buhay. Ano po ba yung mga dapat nating ituro sa ating mga anak, lalo na po sa mga kabataan ngayong pong panahon ng lockdown, na ang mga magulang, karamihan pa rin, mga ate, kuya ay nasa bahay. Sa tingin ko po ay maganda na turuan po natin ang ating mga anak ng mga gawaing bahay. At salamat po sa Panginoon na ginagawa po yon ng iba. Natututo po magluto yung mga bata, tama ho ba? Para hindi lamang po sa computer lang talaga sila nakatutok. Sila po ay natututong maglaba, turuan po nating maglaba. Turuan mamlansya, turuan pong ligpit ng pinagkainan, turuan magligpit ng mga higaan, turuan pong maglinis ng bahay, at turuan pong mag-garden kung meron po kayong maliit na bakuran or urban na gardening sa itaas ng mga bahay o sa paso, sa paligid. Napakahalaga po na matutunan niya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba na meron pong isa talaga na napakainam na matutunan, hindi lang ng kabataan, kundi nating lahat, na masasabi ko po na kung bakit ang mga Hudyo ay kinilala po na hanggang sa ngayon ay matatagumpay na tao, dahil yung pong prinsipyo ng salita ng Diyos ay mula sa pagkabata ay ikinabuhay nila. At tinutukoy ko po ay ang kahalagahan po ng salita ng Diyos, the importance of God's Word, na maituro po ito sa ating lahat, lalo na po sa mga kabataan. Ganito po ang sinabi ng Deuteronomy chapter 11 verse 18 to 21. Ang nagsasalita po mismo ay ang Panginoon, kinakausap po dati ng Lord ang mga Israelita sa kahalagahan po ng kanyang salita. At iku-quote ko po ito. Therefore, you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall teach them on your children, speaking of them when you sit at your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. And you shall write them on the door post of your house and in your gates, that your days in the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give them, like the days of the heavens above the earth. Nako, napakahalaga po ng sinabi ng Panginoon na turuan ang ating mga anak nito pong manual ng buhay ng salita ng Diyos. At ang sabi po dito ay maging sa inyong paghiga, sa inyong pagbangon, ay ituro po natin ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos na siya pong huhubog ng moralidad ng buhay ng ating pong mga anak. Kaya sinabi po ng Proverbs 22 verse 6, ang sinabi po ng isang mangangaral na pinakamatalinong na buhay sa daigdig, isa sa pinakamatalino, si King Solomon, sabi po niya, train up a child in the way he should go,
And when he is old, he will not depart from it. Napakaganda po. At turuan daw po natin ang bata sa daan na kanyang lalakaran. At kapag siya po ay tumanda, ay hindi po niya tatalikuran ito. In our days, in the new covenant, sa bagong tipan, nung dumating po ang Panginoong Jesus, alam niyo po ba na ang salita ng Panginoon, ang mga prinsipyo niya ay nauuwi talaga sa kanyang personalidad. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula daw po ay siya ang salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay sumasa sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At sabi po ng verse 14 sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and he beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Wala pong sinasabi dito kundi ang salita ng Diyos, ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. Wala pong tinutukoy kundi ang Panginoong Jesus na uwi po sa bagong tipan, sa bagong pakikipagtipan ng Diyos sa atin, na ituro po natin sa ating mga anak ang isang malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesus, the Word of God. Begotten of the Father, full of grace and truth. At kapag ito po ay naikintal natin sa puso, sa isip ng ating mga anak, magsimula po sa atin, yung pong prinsipyo ng salita ng Diyos, ang Panginoong Jesus mismo ang maglilid sa atin sa isang matagumpay na buhay sa mundong ito, at isang matagumpay na buhay sa hinaharap. Meron pong pangako ang Panginoon, hindi lamang po sa buhay na ito, tagumpay sa buhay na ito, kundi tagumpay na makasama siya sa buhay na walang hanggan. Napakaganda po. Ituro po natin ang Panginoon, ang salita ng Diyos, ang Panginoong Jesus, ang kanyang persona sa buhay ng ating mga anak. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po na ang aming pong pinag-usapan ay nagdulot ng encouragement sa bawat isa. Sa kabila ng pandemic, Panginoon, ay nariyan ka, Panginoong Jesus, na pwedeng magbigay ng katagumpayan sa amin, pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan sa amin, at ito po ay maituro namin sa aming mga anak. Salamat po, Panginoon, na bukod sa pagtuturo ng mga bagay na dapat gawin ng aming mga anak, isa po sa napakahalaga ay ang maituro ang Panginoong Jesus sa amin pong panahon, lalo na po sa aming kapanahunan sa panahon ito ng pagsubok. Salamat po, patuloy mong pagpalain ng bawat isa. I declare blessing sa bawat nakasama ko ngayon, sa kanilang pamilya, sa kanilang sambahayan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless Taguig. God bless the Philippines. At ako po ay laging ipapaalala that God is the source of our strength. God bless you po.